Hello Air Signs, Gemini Libra, Aquarius, ito yung gabay ninyo for March 3 to 4 or kung kailan nyo matsyempohan mapanood itong reading na to. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Meron akong mga nakita from Russia, Milan, all parts of the world at paging sa mga kababayan natin na nagsusubaybay ng ating mga readings. Maraming salamat sa palaging panonood and support. Sa mga bago dito, hello and welcome. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube, like and follow our FB page. Regarding personal reading services, dumiretso lang po kayo sa aking legit na FB page. Doon po kayong mag-book kung balak nyong mag-avail ng reading services. Gemini, tingnan na natin. Excuse me lang sa ingay ng aso ha, para sa mga masiselan sa kahol ng aso. Wala po akong magagawa. Hindi ko po kontrolado yung mga kahol nila. At nasa labas yan, FYI. Malakas lang talaga yung mic ko. Dinig na dinig. Gemini, ano bang meron? Pag sinabi nating whale, this is an animal na nasa kailaliman, kaya niyang mag-dive. Dive deep into the situation. Yun yung pumasok sa intuition ko, Gemini. Ibig sabihin, huwag mong tignan yung surface. Tignan mo kung ano yung pinaka-root cause. Tignan mo yung mga hidden things or factors about this situation na you are looking into. No? Pwedeng this is the trust the great mystery. Pwedeng this is a card of discovery. Possible na may mga matutuklasan kang bago or may mga mysteries na masusolve, yung mga tipong hindi mo inaakala na ganito pala. No, may mga bagay na matutuklasan ka, mare-reveal or matututunan. Maano, kumbaga ma-uncover eh, 'di ba? Pagka parang breakthrough, parang naka-discover siya ng panibagong bagay, 'di ba? Yung mga nung unang panahon naka-discover sila paano gumawa ng apoy. Yung mga tipong ganun, yung parang may ma-unlock ka, ayan. Tipong may ma-unlock ka. Oh, bukod sa diving deep. Love is all around. Wow. So napapalibutan ka ng pagmamahal, Gemini. No? Love is all around. This is a very positive energy. Ibig sabihin, the people around you, they love you or you love this person, kung sino man yan, mga loved ones mo, family man, hindi, no? Parang nag-i-exchange kayo ng pagmamahalan. Now is a lucky time, Gemini. So, ayan, ito na yung hudyat para sa'yo. Kung naghihintay ka na opportunity, this is the time kasi ito yung maswerteng pagkakataon para sa'yo. Kung ano man yung binabalak mong gawin. Or kung wala kang binabalak, ito na yung hudyat na dapat kang mag-try. Meron ka rin ditong the Chariot, Cancer energy. Mabayin ba kami, nakaka-deal ka na Cancer? Wow! Di ba sabi dito, now is the lucky time, Gemini? Ito na yung time para mag-move forward ka. O may Empress ka pa, this is abundance. Kasaganahan, mga grasya, this is also productivity, ibig sabihin magbubunga yung mga gagawin mo, and this is the perfect lucky time na gawin mo yung mga yan, habang maswerte ka. You see, you have the Chariot, so if you have travel plans, you have plans of moving, if you have plans of continuing doing something, this is the card of moving forward. No, this is a card of progress, success, moving forward. Kaya lahat ng mga bagay na ito is magiging very prosperous para sa iyo because this is a lucky time. So if you are, even if you don't have any plans yet, mas maganda na gawin mo 'yan ngayon, no? Try mo lang, mag-explore ka kasi ito yung ito yung maswerteng pagkakataon para sa iyo. You also have love. Uy! The Lover's card. This is you, Gemini. O, diba? Ano ba sabi ni Nightingale Spirit? Love is all around. Ang swerte mo, bukod sa napapalibutan ka na ng swerte, grasya, kasaganaan, may success ka pa, napapalibutan ka pa ng support, ng care, at pagmamahal.
So, napakaganda ng reading mo, Gemini. Move na tayo kay Libra. Hello, Libra. Welcome dito sa iyong gabay. Maraming salamat, Libra, kung nakapag-subscribe ka na sa ating YouTube at naka-like and follow sa ating FB page. Sa mga bago dito, hello and welcome. Don't forget to subscribe sa ating YouTube, pa-like and follow na rin yung ating Facebook. Regarding personal readings, dumiretso lang po kayo sa aking legit na FB page. Doon po kayo mag-book kung balak nyo mag-avail ng reading services. Meron ka ritong bear spirit, take time out, Libra. Oh, baka sobrang workaholic mo. Nagkukulong ka na lang lagi sa lungga mo. This is a time to explore, to enjoy, to unwind, to travel. Yung tipong makasagap ka man lang ng hangin sa labas, no? Hindi yung puro laptop, PC, or ewan ko, pader na lang ng opisina or bahay mo yung kaharap mo. Ayan, take time out. Kailangan mong mag-take ng break or kailangan mong mag-enjoy-enjoy paminsan-minsan. Hindi lang puro work hard, dapat minsan may play hard din. Lay a solid foundation, Libra. So, ibig sabihin nito, kung talagang may goals ka, mga pangarap ka, dapat sinisimulan mo na yung mga yan. Nagpuput ka na ng unti-unti. Ano, naglilay ka na ng foundation doon sa gusto mong, sa dreams mo, sa goals mo, no? Ibig sabihin, starting. Starting and laying the foundation para sa hinaharap. Believe in yourself. Pwedeng iba, you are planning to build, ano, yung something na magtatagal, no? Like family business, or pwedeng yung iba, gusto ninyong mag-build ng bagong bahay, no? It could be anything, or relationship. Believe in yourself, Libra. Kung yung iba nga naniniwala sa iyo, dapat ikaw din. Na-appreciate mo yung mga ano mo, katangian mo, at ito yung gagamitin mo para ma-achieve mo yung mga ano mo. Kung ano itong mga God-given gifts, blessings na meron ka sa sarili mo, ito yung gamitin mo to achieve your dreams, no? Maniwala ka sa abilidad mo, sa kakayahan mo. Okay? Kasi baka nawawalan ka ng confidence, tiwala sa sarili. Yan yung magiging key to your success. Pasensya na may nakikipagsabayan sa aking aso, ha? Alam ko maraming bashers dyan, yung mga ano. Pero wala kasi akong magagawa pag kumakahul yan. Kung man siya mapipredict. Merong two of earth dito. Mukhang may mga may dalawa kang choices dito, Libra. Pwedeng namimili ka sa ngayon o naninimbang ka sa between dalawang bagay. Pwedeng iba, this is a juggling act, no? Pwedeng may dalawang bagay kayong pinagsasabay na i-maintain. Pwedeng dalawang jobs or may dalawang mabigat na responsibilities. Or yung tipong naninimbang ka, which is better, which is more important, no? Kung ano man yung bagay na yan na tinitimbang-timbang ninyo. This is something na ano, kung paano mo i-handle yung situation, kumbaga hanggat kaya mo. Okay, or paano mo sila pagaganahin ng sabay. Yan, kumbaga diskarte mo yung kailangan. You have also the Seven of Fire, which is the Seven of Wands. This is pagiging persistent and perseverance in the face of challenges and conflicts. So, I can see you here being strong, Libra, no matter what challenges itong kinakaharap mo, no, kahit na mahirap, no, kumbaga talagang you are trying your best na pangatawanan itong ginagawa mo. Talagang kahit na maraming conflicts, challenges, hirap, pinipilit mo talagang kayanin, at yan yung magdadala sa iyo sa success, kasi hindi ka sumusuko agad, ginagawa mo lahat ng kaya mo. Hindi ka madaling ma-discourage. Yan, ganda. Ace of Air, this is
a yes card, Libra. So if you have questions on your mind, this is an indication na oo. This is cutting through the clouds. Ibig sabihin nun, you are clarity. Clarity, truth, and breakthrough. So possible na kung ano man tong mga challenges or problems, masosolve mo. No? Makakahanap ka ng solution. This is a card of victory. After doon sa mga mahihirap na yan, ibig sabihin, masusurvive mo yan. Okay? So, yan yung mga energies na meron para sa Libra. Move na tayo kay Aquarius. Natawa ako dun sa aso ko, guys. Pasensya. Hindi ko alam kung nadighay o nautot. Ewan ko. Mga siwawa ko, makukulit yung mga yan. Pero love na love ko yung mga yan. Aquarius, eto na yung reading mo. Natawa ako dun sa tunog. Minsan tunog niya parang baboy eh. Kaya iba yung tunog ng ilong niya. Iba yung tunog ng baboy. Parang gumaganon. Yan. Lakas maghilik niyan ako. Kaya pag may naririnig kayo, naghihilik sa reading ko yan. Lalo na pag yung ano, tahimik na yung mundo. Yan. Kaya yung mga may siwawa dyan, o baka may mga pareho kayong ganyan na pet. Aquarius, kung bago ka dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na rin din yung aking FB page. Ayan, pagpasensyaan nyo na yung maingay na aso. Hindi masaway yan eh. Aquarius, so baka nabuburyong ka na dyan. Palay ka nakakulong dyan sa bahay mo. Maglalabas ka naman daw. Oh. Makakabuti rin sa'yo makasagap ng sariwang hangin. Makapaglakad-lakad, no? Or makapag-jogging-jogging. Or makapag-lamierda with your friends, family. Take time out to enjoy, no? To appreciate life. Paminsan-minsan, wala namang masama na tayo ay mag-enjoy kung lalo na kung ikaw ay napakasipag, puro katrabaho, kung may work hard, dapat may play hard, no? This is a time na ma-enjoy mo naman yung moment mo. Makapag-unwind-unwind ka naman, happy-happy, relax-relax. You should lay a solid foundation para sa iyong mga plans, Aquarius. Kaya kung may mga plano ka sa buhay, goals, dreams, para sa sarili mo, para sa loved ones mo, ito na yon. Ibig sabihin, hindi lang puro plano, no? Dapat sinisimulan mo na yan. O pwedeng iba sa inyo, actually, pwedeng naumpisahan nyo na itong mga laying foundations na ito. Pwedeng iba, ito yung mga goals ninyo na may mga certain na plano kayong ma-achieve sa buhay or may mga gusto kayong maipundar or gusto nyo magtatag ng something na maglalast para sa family ninyo or para sa retirement nyo. It could be a family business or pagpupundar ng sariling bahay, no? Hindi ko alam kung ano ito, pero for sure may mga goals ka, pero yun na nga, kung hindi mo pa nauumpisahan yan, umpisahan mo na. No? Kasi syempre, umaandar din yung oras, may edad tayo eh. Clear out the clutter, Aquarius. So, may mga bagay na kailangan mo nang itapon, i-get rid of. Mga material man to, hindi. Clutter, ibig sabihin, nag-accumulate na, mga naipon na yan. Whether emotions, o mga gamit, no? Basta kung ano tong mga bagay na natambak na, hindi naman na gumagalaw, hindi na useful, hindi mo naman na ginagamit. Clutter yan eh. Nakaka-block ng mga panibagong blessings na paparating sa iyo. So, kailangan mong mag-release, magtapon ng mga hindi na kailangan or pamigay mo, ibenta mo, i-sale mo, i-garage sale mo kung mga material man yan. Pero pwede kasi tong mga emotions na naipon sa iyo. So, kailangan mo nga mag-unwind, 'di ba? Yung mag-ano ka muna, mag-unwind. The World. Messenger of Fire. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. Oy, ayan na nga yung achievement mo, the world, oy, may makukumpleto ka, may matatapos ka itong mga susunod na araw.
Congratulations, Aquarius. Ibig sabihin, ito ay something na pinaghirapan mo. Pwedeng matagal mong pinagugulan ng panahon. Kaya malaking-malaking achievement ito para sa iyo. Physical man ito, ibig sabihin material man to or hindi. No? Hindi lang naman material yung ma-accomplish sa buhay. Marami yan eh. No? So, depende kung ano sa iyo. Pero ito ay card ng graduation. Ibig sabihin, meron kang natapos na, and then magsisimula ka uli ng panibagong chapter, which is level up, kasi naano mo na eh, na-complete mo na eh, pwede nga may na-unlock ka eh. O, ayan o, may kandado dyan. So, pwedeng may ma-unlock ang bago, may magbubukas uling panibagong opportunity or adventure para sa iyo. O, you will receive a good news. Magandang balita, exciting. Kung ano man ito, sa career man to, sa negosyo, or sa relationship, may marireceive kang magandang mensahe. Okay, so far, ayan, mukhang may bagong sisimulan. Very promising ito. This is a card of pagiging optimistic. This is also an indication na may potential na lalago itong bagay nag-uumpisahan mo or naumpisahan mo na ngayon. Okay? May mga opportunities talaga dito to start. At mukhang very promising yung naghihintay sa'yo. Ibig sabihin, may malaki yung potential na magiging successful or mag-grow. So, kung mga investments yan, negosyo, career, or personal endeavors, no, na naiisip mo, good sign. Okay, Aquarius, so ito yung mga mensahe para sa'yo. Air signs. Mga air signs, sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care, God bless. Move na tayo kay water signs.